Inugurita ngayong araw ang first death anniversary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Muling inalala ang legacy at atak ng pamumunong iniwan ni Pinoy sa taumbayan. Nasa frontline balitang yan si Ryan Ang. Nagtipon-tipon sa isang misa ang mga kaanak, kaibigan at kaalyado ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa The Church of Jesus sa Ateneo de Manila University kaninang umaga. Pagunita ito sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Pinoy. Nagkataon na ngayon ay kapistahan ng banal na puso ni Jesus, Sacred Heart. Kaya gusto ko sanang pagnilayan natin ang tungkol sa matters of the heart. Pero kung kilala natin si Noynoy, hindi siguro puso ang pag-uusapan. Kabilang sa mga dumalo ang kapatid ni Pinoy na sina Balsy at Pinky, Vice President Lenny Robredo, former Interior Secretary Mar Rojas, nakatandem ni Noynoy noong 2018 elections, Senator Franklin Drilon at Senator Kiko Pangilinan. Sa kanyang speech, inalala ni Balsy si Noynoy hindi lang bilang isang kapatid, kundi bilang lingkod bayan. A simple, honest, self-effacing, and decent Filipino who gave his all without fanfare when he was tasked to serve his bosses. May I ask you to join me in considering what he said? And I quote, "May you always believe, just as I do, that the Filipino is really worth fighting for." Para naman kay Ateneo President Father Bobby Yap, nag-iwan ng kanyang sariling tatak na pamumuno si Pinoy sa sambayan ng Pilipino. He will also be remembered for representing the Philippines with honor and dignity, elevating our country status on the world stage. President Noy's love for our country and our people, especially the poor and the marginalized, is unquestionable. At bilang pagkilala, nag-ambagan ang mga naging kaklase ni Noynoy sa Ateneo para sa President Benigno Aquino III Scholarship Endowment. I am very happy to announce that after 1 year, 15 million has been raised. Which will allow many scholars from outside NCR to study for their college here in Ateneo de Manila. Nag-alay din ang panalangin para na masaagar ang paggaling ng kapatid ni Pinoy na si Chris na nagpapagamot sa Amerika. Samantala, ilang taga-suporta ng dating Pangulo ang nagtungo sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park sa Parañaque para mag-alay ng bulaklak, kandila at dasal. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.